Opo. Ay, Kuya, bakit? Ma'am, hindi po kasi kami binabayarin Sir Marlon, yung contractor po ng bahay niyo. Pakibayaran na lang po kami. Ay, nag-full payment ako kay Marlon, kaya di ako magbabayad. Ma'am, kailangan niyo po kami bayaran. Kayo na lang po ni Sir Marlon ang mag-usap. Attorney, hindi binayaran ng kinuha kong contractor ang mga workers, kaya ngayon ako ang sinisingil. Legal ba to? Hindi po yan legal. Wala kayong obligasyon na magbigay ng sweldo sa mga empleyado ng inyong kontraktor. Hindi ninyo sila empleyado. Ang tawag sa arrangement na ito ay independent contractor system, kung saan ang kausap lang ng may-ari ng bahay ay ang kontratista. Walang ugnayan o relasyon o kontrata ang may-ari ng bahay sa mga workers o empleyado ng kanyang kontraktor. Walang employer-employee relationship sa kanila. Kaya kung hindi mabayaran ng kontraktor ang kanyang mga empleyado, maaari siyang makasuhan dahil sa non-payment of wages. Attorney, hindi nasunod ng contractor yung planong napag-usapan namin sa kusina ng bahay. Tapos ngayon, ipapabago ko para itama, nagpa-additional cost. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ang contractor ay may obligasyon na sundin ang plano bilang bahagi ng kontrata sa paggawa ng bahay. Kung hindi ito nasunod, may breach o pagkukulang ang contractor. Anumang gastos sa pag-aayos na gagawin sa bahay upang maitama ang mga maling ginawa ay sagot ng contractor. Hindi ito change order o variation order o mga karagdagang pagawain na karaniwan ay sagot ng may-ari ng bahay dahil labas na ito sa plano at sa kontrata. Ang mga corrective measures ay pagtatama sa mga maling ginawa ng kontraktor. Kaya hindi makatwiran na maningil ng dagdag bayad ang kontraktor sa pagtatama ng kanyang maling ginawa. Maaaring kasuhan ang kontraktor direkta sa korte para sa danyos o damages. Kung ito ay hindi lalagpas sa 1 million pesos, pwede po ito sa small claims court. Bawal ang abogado dito. Magkabilang panig lang ang pag-aharapin ng korte, fill in the blanks lang po ang forms at isang araw lang ang hearing. Action agad ang hukuman o small claims court. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.